Pagsasampa ng reklamong plunder si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bonggo ngayong araw. Ayon kay Trillanes, kaugnay ito ng umano'y korupsyon sa mahigit 6 na bilyong pisong infrastructure projects noong mayor pa ng Davao City si Duterte. Iginawad daw ang proyekto sa ama at kapatid ni Senator Bonggo. Kabilang daw sa mga ebidensyang hawak ni Trillanes laban sa dalawa ay mga dokumento mula sa Commission on Audit na nakuha niya noong senador pa siya. Para po sa ibang detalye, makakausap natin si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang umaga po sa inyo, Senator Trillanes. Magandang umaga po sa inyo, Ms. Ruth, at sa ating mga viewers. Bigyan po kami ng detalye tungkol dito sa mga isasampan niyong kaso. Ano bang mga proyekto ang involved dyan? At ano itong sinasabi niyong mga dokumento na hawak niyo pong ebidensya? Itong plunder case na ipafile ko po laban kay dating Pangulong Duterte at kay Senator Bonggo ay tungkol sa mga inaward nila na kontrata doon sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bonggo na ang total po nito ay 6.6 billion. Bali 180 plus contracts po ito. At ang gamit ko pong ebidensya dito ay mga COA documents, DPWH contracts, pati DTI documents po. Mm-hmm. Ano po yung nakikita nyo dito na hindi po naging maayos yung parang pagbibid ba nito, napaburan po itong pamilya ni Senator Bonggo? Ano pong basihan ng bawal po. Bawal po yun, according sa ating plunder law, pagka ginamit mo ang iyong posisyon para maka-corner ka ng mga kontrata sa gobyerno na ito ay pakikinabangan ng iyong pamilya, maliwanag po yung definition. Kaya wala po silang lusot po dito. Noong panahon po na ito, na nasa Davao pa po si dating Pangulong Duterte, ito po ay, yun po yung time na in-award po itong proyekto, hindi pa po Pangulo. At saka ano po ang posisyon noon ni Senator Bonggo? Ano po ito, no? Yung coverage po ng documents namin ay from 2007 to 2018, no? Kaya covered simula mayor hanggang pagka-presidente. Uh-huh. So from personal assistant ni Duterte hanggang special assistant to the president ang coverage nito. Kaya nga maliwanag na maliwanag yung mga elemento ng plunder dito sa ginawa nila. Mm-hmm. Bakit po kaya ngayon nyo ifa-file itong kaso at siguro kaugnay na rin yan kasi may sinasabi po si Senator Robin Padilla na tila mission niya daw po kasi nakalabanin ang mga Duterte? Yun ito po, no? Nakalap ko po itong mga dokumentong ito nung ako ay patapos na sa Senado kaya hindi na po nabigyan ng pansin tapos nung pandemic ito ay nag-imbentaryo kami ng mga dokumento sa aming opisina tapos ito po na ilabas namin ito. Ngayon, hindi natin ma-file yung mga panahon pa nila nung presidente pa si Duterte dahil kontrolado niya yung hudikatura. Pero ngayon po, nakikita natin na hindi po pinapakialaman ni Presidente Marcos ang hudikatura as it should be. Kaya nakita natin na napapanahon na i-file ito ngayon. Ngayon yung tungkol dun sa sinasabi ni Senator Padilla na mission ko yung kalabanin yung mga Duterte, eh hindi pa po sila kasi napapanagot. No? Kamali, kailangan po natin panagutin sila. Maraming mga ginawang pamalian ang mga Duterte nung sila ay nasa pwesto. Kaya ito po, isa-isa lumalabas. Yung sa EJ case, yung involvement nila sa illegal na droga at itong mga korupsyon. Huli na lang po, Senator, dahil kasama na rin namin kayo. No? Tanong na lang namin kung final na po ba itong desisyon nyo na tumakbo for a mayoralty post sa Caloocan, local post in 2025? Wala pa po tayo dyan. Doon po papunta pero mag-a-announce po ako at the proper time. Siguro in a few months. Marami po salamat sa pagtanggap ng aming tawag si dating Senador Antonio Trillanes. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po.
maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.